Mas magaling pa nga daw itong si Victor Wembanyama kaysa kay LeBron James. Yan ang sinabi ng former teammate ni LeBron. Pero bago natin yan pag-usapan, eto munang sinabi ni Kevin Durant na talaga namang nagpatawa sa maraming NBA fans. Well, sa isang play nga daw sa last game nila ay sinigawan siya ni Ben Simmons na dunk the ball matapos niyang ipasa ito sa 3-pointer at nagmintes. Well, napakalakas nga daw talaga ng loob ni Ben Simmons na sabihin ito kay Kevin Durant matapos nagawin niya rin ang pagkakamaling ito nung sa Sixers pa nga siya naglalaro. Kaya naman napagtawa ng tuloy itong si Simmons sa Twitter at sinabi hindi ikaw dapat ang nagsasabi niya Simmons. At kung sasabihin mo rin daw yan kay Kevin Durant ay dapat una muna ay sabihin niya ito sa kanyang sarili. Pero anyways nga mga idol, pag-usapan natin ang isang update na maaaring may sumunod nga daw kay Dwight Howard sa Taiwan. Sabi dito sa report na ito, DeMarcus Cousins is preparing to sign with a team in Taiwan's T1 League where Dwight Howard is currently playing. Yan mga idol ang latest update patungkol kay Cousins matapos nga rin siyang magaya kay Dwight Howard na wala pa rin kumukuwang NBA team. Well, kung mangyari nga naman talaga ito, magiging very exciting na ang magiging liga doon sa Taiwan. Imagine niyo yung magka-match up itong si Dwight Howard at si Cousins tapos doon sa Taiwan. Sigurado nga yan na hindi lamang mga Taiwanese basketball fans ang manonood, pati tayong mga Pilipino, mga Amerikano at siguro buong NBA world ay susubaybayan ang magiging pag-aarap na itong dalawang big men overseas. At ngayon nga ipag-usapan naman natin ang sinabi ng former teammate ni LeBron James na si Channing Frye patungkol kay Victor Wembanyama. Well, tinanghal niya lang namang itong si Wemby bilang the greatest prospect in the history of basketball for the NBA. Para nga sa kanya ay mas better prospect pa ito kaysa nga dito kala Zion Williamson, kala Iverson, kala AD, kala Karim at lalo na kay LeBron. Panoorin nga natin itong kanyang naging pahayag. He's the greatest prospect in the history of basketball for the NBA. It's not even close. And he is an absolute dog on a defensive end. If you watch this 18-year-old boy play defense, he's not a big, you know, a plotting guy. Yeah. He gets in a defensive stance. He's blocking three-pointers. He's sliding his feet, moving his body. He has a defensive presence about him. His timing is almost perfect. Well, hindi naman natin mapagkakaila na itong si Victor Wembanyama is one of the greatest prospect na nakita ng NBA. Pero mahirap nga na lagay siya bilang the greatest. Yes, maraming araw atensyon, maraming tutok na mga NBA fans, basketball fans, lalo na mga NBA prospect dito nga sa batang ito. Yan nga daw ay dahil sa tulong ng social media, yung mga Twitter, Facebook, YouTube. Pero nung panahon nga daw ni LeBron James mga idol, nung siya ay high school, ay wala pang ganito. Pero yung hype around him, yung attention nga daw around LeBron ay mas matindi pa kaysa kay Victor Wembanyama. At patunay nga dyan mga idol ay yung titulo ni LeBron James na hanggang ngayon ay hawak-hawak niya pa rin. Ito nga daw si LeBron James ang may pinaka-largest crowd in high school history. 15,000 fans ang nanood kay LeBron mga idol. Parang isang NBA arena na ngayon. At yon ay panahon pa nung high school si LeBron. Kaya paano pa kaya nga daw kung nung panahon ni LeBron ay may Twitter, meron ng Facebook at YouTube. Baka mas matindi pa nga daw ang nakuwang atensyon ni LeBron James. Pero ano bang masasabi niyo mga idol sa pahayag ni Channing Frye? Sa tingin niyo ba si Victor Wembanyama the greatest prospect of all time? Komento nyo lamang yan mga idol sa ating comment section.